Araga lang, balik na sa pagiging spiker. Don Makandili, balik court na din. At Dina Wong, spotted sa laban ni Ivy. Muling nabuhayan ng loob ang cargo movers matapos nilang ilampaso ang United Auctioneers Army in 3 straight sets sa score sa 25-17, 25-21 at 25-16. Ito ang kanilang kauna-unahang panalo sa PVL Reinforced Conference matapos nilang matalo sa kamay ng Chocomucho Flying Titans at Charity Go Crossovers. Matagal-tagal na din ang huling celebration ng cargo movers matapos ma-injured ng kanilang main setter na si Kim Fajardo. Wala din si Kalay Mao at itong huli ay si Don Makandili naman ang wala. But they come back strong at ito na nga ang kanilang pag-bounce back. Muntik pang masilat ang United Auctioneers Army ang second set sa F2 Logistics matapos magtamo ng pangingisig ni Kalay Mao. Buti na lang at nandyan si G. Hervasio at tinuna ng pwesto ni Kalay sa outside hitter position. Wala namang nagawa ang Canadian import ng Army na si Laura Condota sa blocking sina Ivy Laksina at KKD. Tila hirap na hirap itong ipasok ang kanyang mga atake kahit ang mga drop ball nito ay di umuobra. Uhaw na uhaw sa panalo si Lindsay Stalzer matapos itong maghalimaw at magpakawala ng sunod-sunod na tuldok sa court ng Army. Siya nga ang naging go-to player ni Fajardo mapaunhan man o mapaback row. Kapansin-pansin din ang powerful hits ni KKD sa opposite side. Isa pa sa nagpapanalo sa F2 ay ang muling pagbabalik ni Don Makandili as their starting libero. Matatandaan sa mga nakaraan nilang laban ay ginawa nilang libero si Aragalang at maging si Chang Abi. Di mawari ng lahat kung bakit ganito naging desisyon ng F2. Nonetheless, ay binigay pa din ng cargo movers ang kanilang best performance. Tuwang-tuwa ang fans matapos masilayan ang buwis buhay saves ni Don at ang signature move nitong dolphin dive. Isa pang ikinatawa ng mga taghanga ng cargo movers ay ang muling pagsusuot ni Aragalang ng regular jersey. Balik na kasi ito sa pagiging mamamalo matapos maglibero sa mga nauna nilang laban. Pinamalas din na Ivy Laksina ang kanyang presensya matapos umambag sa scoring department mula sa attacks at sa kanyang blockings. Commendable din ang kanyang effort sa floor defense matapos ang ilang digs at isang dive na nagresulta sa isang malaking puntos. Inspired ata itong si Ivy dahil present ang kanyang supportive partner na si Dina Wong. Balot na balot ito, naka-mask at naka-hoodie pa, pero kitang-kita sa mata nito ang pagka-proud at kilig kay Ibyang. Sa pagbabalik ng Makandili ay parang umayos na ang lahat sa side ng F2. Wala nang adjustments at nandiyan na din ang kanilang star players. Ito na nga ba ang simula ng kanilang pagbangon? Exciting pa din kaya ang inaasam ng lahat na F2 versus CCS match. Makahabol pa kaya sila sa Final 4 ngayong meron na silang dalawang talo? At ang lahat ng kasali sa conference na ito ay nag-step up na at may reliable pang mga reinforcement. Anong iyong opinion? Mag-comment na sa ibaba. Ito ang Hype Volleyball PH, ang bago mong kakwentuhan sa usaping volleyball ng Pinas. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, bye-bye!